Good morning. Stop po kayong lahat. Welcome back po muli. Pitas day tayo ngayon. Si Mahal, may mitas na. Dito tayo sa labas. Naku, nagdidilaw na yung talong natin dito sa labas. Magaling na talaga. Ay, sitaw pala. Grabe, init talaga. Hindi man umulan. Sana ngayon umulan na. Tingnan nyo, ayan o, malilaw-dilaw na yun dito. Doon na tayo mag-umpisa para tayo dito, ayan o, malilaki na o. Ngayon lupa o, tuyo-tuyo na. Tapadilig at abono. Marami-rami ngayon. Bilis pati gumulang dahil mainit. Hamog na lang ang nagpapasariwa. Tinda tayo ngayon. Dami. Mga namumulot pa rin ah. Kamuti. Dami. Okay, ito na yung ating napitas. Dami na naman oh. Yung okra dami. Talong medyo konti. Yun lang. Ano? Tinor muna kami. Susunod, medyo kukonti na naman yung sitaw natin. Wala na eh. Wala nang ulan eh. Okay, ayan na. Ang dami natin paninda. Naka 20 ako na ano, sitaw. 17 na okra. Ilan yung talong? 5 lang. 5 lang yung talong. Kukunti. Tapos may kamote. Ayan. Nag-plastic. Nag-plastic ng kamote. Si Black Ninja. Yan. Hatid ko siya. Nabigat-bigat eh. Nalakang upuan mo. Okay, yan na. Pwesto na. Laigo, laigo. Ano kayang mapalad na magbubuwen naman, no? Mainit, oh. Nabawasan ng dahon itong Jimilina, eh. Kaputol-putol yung mga sanga, eh. Sumasabit sa mga truck, malalaking truck. Yan, oh. Kailangan rin talaga natin gumawa ng ano dito. Bahay kubo. Ayan o. Oh. Pag-aagawan na naman yung talong niyan. Limang ano lang pala eh. Nako, bilangin mo ulit. Nandun na si Mahal. Ang may nagbuhay na ano na. Okay, bago tayo magsimula sa ating trabaho. Nais ko munang ipakita sa inyo ang simpleng pagsangal ng lubid. Nagre-request sa ating isang viewer. So hindi ito yung ano, yung bawang. Yung parang ano lang to, sampay. Parang ibubuhol mo lang. So ayan, kailangan sunugin yung dulo muna para hindi sumambulat yung ano niya, hibla. Hindi mahirap isuksok. Shoy, init. So, ilang yang ganyan. Parang dikit-dikit. Okay. Turo ko step by step ah. Oh, umpisa nito yung isa, yan oh. Gaganyan lang. Oh. Susot dito.
Ayan. Tapos yung kasunod nun, ganun din. Gaganyan mo, ipapailalim mo dun. Tapos, susuot mo naman siya dito. Ayan. Ayan, dito sa may gitna. Yun. Oh. Ganun lang kasimple. Tapos itong pangatlo, ganun din. Susuot siya dito sa dalawa naman na nauna. Ayan. Yun, yun na. Yun, ganun lang kasimple, oh. Tiyak na, may mali, may mali. Nabugbog kasi yung isa. Oh, yung una. Ito yung pangalawa. Ah, ito pala yung pangalawa. Mali. Yun. Kasi pagka walang ano eh, sungay. Ang suksukan. Yan. Oh. Yan, sundin niyo na lang kung paano ko sinuksok. Yan, oh. Tapos putulin niyo na lang dito, tapos sunugin. Yan, ilain niyo lang isa-isa para humigpit siya. Yan, oh. Yung isang klase naman. So ito, hindi ka parehas nung una na sinasampay, isusok-sok. Ito, ano naman siya, parang braided. Ganito lang to. I-interlock nyo lang. Yan. Interlock na ganyan. So, yan, yung unang interlock nyo sa taas. Tapos ganyan lang, oh. Oh, interlock ulit, papailalim dun sa isa, tapos ito, tapos susuot dito. To simple lang to, dali lang to. Ayan, oh. Oh, tapos yan, panuluwagin dito. Isusuot naman dito ito. Yan. Dito sa gitna ang lusot nito. Huwag nyo munang higpitan ng todo kasi nahihirapan kayo. Susok-sok dito. Yan. Dapat ang labas nyan dito sa pagitan ng tatlo sa gitna. Hirap talaga pagka walang ano, pang suksok. Ayun. Tapos isa-isa lang yan. Oh. Palulusutin nyo lang lahat dito sa gitna.
Ayun. Yun na. Tapos na. Bawang. Yan o. Medyo lumuwag lang yung iba dahil ano. Okay. Sundin nyo na lang yung pattern ko. Madali lang naman to. Kayang-kaya nyo to. Okay, update. Tatapos lang naming mananghalian. Ito na yung aking nagawa. Hindi ko na na-i-vlog kanina. Ito yung isang set. Bali, natabas ko na yung mga ano niya, tenon. Yung mga mortise na lang. Ito yung medyo matagal eh. Tapos ito yung pangalawang set dun sa footboard. Yan, ilan pa lang yung tatabas ko. Bali, mano-mano ko nang inaano to. Lagari tsaka pait lang. Yan. Dito na nga pala yung ating finisher. Yan. Pini-prepare na niya yung mga drawer. Ganda no. Wala pang ano yan. Wala pang kulay. Smooth na oh. Batak. Ito yung gamit niya oh. Yung Spur type wooden putty. Spiro. Maya maya uuwi muna ako. Bubutasan ko din sa ano ito, dun sa router. Si Mahal nagluluto ng kamote na naman. Walang kamatayang kamote. Ayan o. Bukayo. Ang matamis, lalagyan ng gata. Yung maliliit po. Yung maliliit. Yan, yan ta. Binalatan. Huwag mo, hindi nababalatan. Ano ko lang. Binras. Yan ta. Kaya kakalusin lang. Sarap niyan. Tay. Ano ito? Ah, tapos may nilaga. Ito na lang kulang. Purga tayo sa kamote ngayon. Pinapa-under ko yung makina. Natuyuan na naman ng gas. Kailangan na naman baklasin yung carburetor nito. Napa-under ko kaso palyado. Mapin mo nga, natutuyo na yung mga tanim natin. Sasalpak ko sana eh. Palyado naman. Okay, natabas ko na rin tong pangalawang set. Bali, uwi muna tayo para mabutasan natin dun sa trimmer. Dun sa ating pump rotor. Yan, ito yung isang set. Tapos yun yung isang set footboard. Tapos update tayo dito sa pintor. Yan, i-prepare na yung lahat ng drawer. Ito, kinis. Pakikita ko lang paano ko sinetap itong ating router. Yan, ha. Tinanggal ko yung kabiyak nitong base plate nya. Nilagay ko itong kapirasong 1/4 na plywood na to na may formica. Buti meron pa ako nito. Yan, may formica siya para tamang tama madulas. Tapos yan, nilagyan ko ng guide para dun sa yan, yung kapal nung bubutasan natin. Ito yon. Tapos yung lalim nya, hindi ko sinasagad muna. Kalahati muna kasi mahirapan eh. Kalahati, tapos ibabaon ko.
Pagka nabutas ko, nakaltas ko na lahat, saka ko iangat uli yung bit, yung talim. Yan, magkabila yan. Para sentro. Mamaya, lilinisin na lang yan sa, ano, sa pait. Tapos, naglagay ako ng marking dito na guide para dun sa dulo ng, ano niya, talim. Yan. Tapos, pagka inislide natin yung, ano, yung kahoy, alam natin kung hanggang saan yung ipapakain natin yan. Yan, o. Dapat matapat dun sa guhit. O, ibig sabihin, hanggang dun na lang yung talim niya. Yangat natin para saan na ba yung ano? Bali ito yung sasaltak doon eh. Kunin na natin yung depth nito. Ano yung sagad ng lalim niya. Linis na lang mamaya sa pait ito. Kabila naman. Ako lang ulit. Ngayon, kung mapansin nyo, hindi ko siya sinasagad dun sa guhit. Ayan, para may ano pa tayo para dun sa pait. Para may kain pa yung pait. Ayan, para lapat na lapat yung kahoy. Okay, ayan na. Nabutasan ko na lahat. Bali, pipinis na lang natin sa pait niyan. Kasi ginamit natin yung straight cut bit na 1/2. Palaban ah. Ayan, gabi na naman.
Oh, ito na yung ating ay. Ito na yung footboard na natapos ko. Ayan. Wow, ganda oh. So bali ang distance nito dito 5 cm, tapos 5 cm dito, 5 cm din sa ilalim. Tapos ito dinivide ko na lang to na 3. Ayan. I-round ko pa ito, yung papatayin ko yung kanto doon sa router. Yan lahat yan, paikot para magandang tingnan. Yun dito lang sa labas, tsaka yung lilitaw dito, yung taas. Yung doon sa loob ng kinaka frame ng kama, wala na yun, hindi na ano yun, hindi na i-router. Ito lang sa labas para hindi siya masyadong matalim. Yan oh, ganda oh. Yan yung sa drawing eh, yun lang ang sinundan ko. Tapos yung sa headboard nya, ganito rin syempre. Pero meron din siyang patigas sa ilalim na ganito. Bukas bibili pa ako ng 2x3 na kahoy. Iba talaga yung naka meet sya o naka tawag dito yung mortise and tenon. Malinis tingnan yan. Hindi ko na ano yan, hindi ko na ipapako. I-stick well ko lang yan tapos i-kaklam ko. Baka makikitan pa ako diyan. Ano, tapos ito pala bibilugin ko rin to. Bibili ko ng konti dito. Yan. Okay. 1-0 na. Ito pa yung isa. Medyo matagal nga lang magbutas at saka magkaltas. So ito ginagawa ko, mano-mano ko na lang kinakaltas itong mga tenon. Pero ito sa router na ito, yung mga mortise. Yan, bali lilinisin lang yung kanto niyan dahil pabilog. Yung sa pait. Tapos si Brad ito na i-prepare na niya yung ano, napaka-kinis na, ang ganda. Yan, ito na yung mga drawer oh. Ang kinis. Ang linis. Malinis talaga magtrabaho si Brad. Yan oh, ang ganda oh. Ito, lilihain pa ito. Tapos si sealer. Bago magkukulay. Ay, kukulayin muna yata. Bago mag... Huh? Binatakan niya ng spear type na pati. Yan oh. Yan, sample. Ang ganda ito pagka na-finish na. Talagang makikita mo yung ganda niya. So paano po? Tapusin ko na po yung vlog natin dito. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na umaantabay sa ating vlog. At doon po sa mga bago, maraming salamat po mga bagong subscriber po natin. Kita-kita po ulit tayo bukas. Babaingat po lagi. God bless us all.